We have to understand that it is okay to cry. Amen? Why is it okay to cry? Because there are two reasons why we cry. We cry when God answers our prayers. And we cry because we are healing. Tandaan niyo po yan. Bakit ka umiiyak? Una, kasi nagpapasalamat ka sa Diyos. Sino yung mga umiyak ngayong mga previous week? Yung mga pumasa sa board exam. Di po ba? Umiyak hindi dahil malungkot sila. Umiyak kasi sulit yung pagod nila. May bunga yung sakripisyo nila. Nagdidiwang sila, nagsasaya. Pag nag-graduate yung anak mo, di naman ikaw yung nag-graduate. Bakit ikaw yung umiiyak? Kasi parte ka nung tagumpay niya. Ikaw yung nagpagod, ikaw yung kumita, pero hindi ka nakinabang doon sa pera mo, binigay mo sa kanya. Alam mo, hindi na sayang yung iyong pagtatrabaho. Yung mga kinakasal ko, palagi umiiyak. Pero sinasabihan ko nga sila, yung mga kinakasal, huwag kayong iiyak sa araw ng kasal niyo. Malas yan. Tignan niyo yung mga artista na umiyak doon sa kasal nila, nagkahiwalay. Hindi po ba? But we understand that emotion. That when God grants our prayers, those tears are really strong emotions of joy, of happiness. Ang tawag natin, tears of joy. But secondly, we should allow ourselves to cry. Because crying is healing. Remember that. Ang pag-iyak ay paghilom. Kung nga ang ulap, pag mabigat na, bumabagsak ang tubig, ang ulan. Di po ba? Pag masyado ng mabigat ang iniisip mo, pag masyado ng mabigat ang nasa puso't damdamin mo, release it. Let go of it. Your crying, your tears are really a signal for you that you're ready to move on. Paano mo alam na handa ka na iwan yon? Yung iyong mga luha. Di po ba? Your crying is cleansing your soul. Kaya nga pagkatapos nating umiyak, di ba, parang gumagaan yung ating kalooban. Parang naiibsan tayo, nagiginhawahan tayo sa ating masamang nararamdaman. Kailan po nagiging masama ang pag-iyak? Sa tingin ko po, dalawang pagkakataon lang. Una, pag iniiyakan mo yung walang kakwenta-kwentang bagay. Kung iniiyakan mo yung halaman. Pero maiintindihan natin bakit iniiyakan yung halaman? Yung mahal na binili. Plantita pala. Di po ba? Yan yung nakakatawa, minsan nakakainis sa ibang tao. Bakit pagdating sa bagay, iniiyakan, nagiging malungkot, pero pag nasasaktan nila yung mga minamahal nila, hindi nila kayang iyakan. Di po ba? You can always replace things, my dear friends. But you can never replace people. Pangalawa, hindi tama na umiyak pag panahon ng saya. Yung habang nagpa-party kayo, may KJ, di po ba? Yung Pasko, pagkatapos meron depressed, may nalulungkot. Pinag-birthday ka na nga, wala ka pa rin sa mood. Yan yung hindi tama. Di po ba? Doon hindi na tama ang umiyak. Pero pangatlo, hindi rin po tama, kahuli-huli ang tandaan nyo to. Yung palagi ka na lang umiiyak. And I think it is here that we receive the good news for us. God does not want us to cry forever. It is not the will of the Lord that we be sad for long periods of time. Ano po ang sabi sa unang pagbasa? Napakaganda. That you will weep no more. Darating ang oras at panahon na tutulungan tayo ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat para mapalitan ang iyong lungkot sa tuwa, mawala ang iyong mga luha. God allows us to cry. Hindi naman po aalisin ng Diyos sa atin ang lungkot. Pero pagkatapos ng iyong lungkot, pagkatapos ng iyong pighati, bibigyan ka ng rason, bibigyan ka ng dahilan ng Diyos para magdiwang, para matuwa, para magsaya. So, if you are sad, then cry. But please, give yourself time and the chance to smile. Alam niyo po yung masama? Ito, yung umiiyak ka ng umiiyak. At dahil dyan, namamatay yung pag-asa mo. I think that is the reminder for all of us. Do not allow your tears and your sadness to kill your hope. Maraming tao ganyan. Dahil sa kanilang mga luha, nakakalimutan na nilang magtiwala at umasa sa Diyos. But people who trust in the Lord, people who hope in the Lord, remember this. One day, they will cry.
not because they are sad. One day they will cry because God has answered their prayers. Amen? Meron pong isang kwento tukol sa dalawang babae na kasakay po sa bus. Magkatabi. Ito pong isang babae, mukhang depressed na depressed. Habang yung katabi naman niya, nanonood sa cellphone, tuwang-tuwa pagkatapos napansin po nitong isang babae na depressed tong katabi niya. Sinabihan siya, buti ka pa no, masaya ka. Ako kung alam mo lang yung problema ko. Ito pong babae na katabi niya na masaya, tinanong siya, ano bang problema mo? Meron akong anak na disabled, meron akong anak na may kapansanan. Ang hirap na alagaan itong aking anak na special. At ito pong babae na masaya, sabi niya, huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa Diyos. Tapos po sabi nitong babaeng malungkot, hindi mo alam yung nararanasan ko. Kung alam mo lang, kung pinagdadaanan mo lang, malalaman mo itong bigat ng aking puso. Nung pong tumayo itong babae na nanunood sa cellphone yung masaya, umalis. Nakita po nitong babaeng depressed, nag-iwan siya ng sulat. At sabi niya, binasa, alam ko yung nararamdaman mo. Kasi ako din, meron akong anak na special. At higit doon, yung aking asawa, iniwan pa ako. Pero bakit ako masaya? Bakit kaya kong tumawa? Kasi una, tinanggap ko yung aking sitwasyon. Pero pangalawa, dahil ako'y palaging nagtitiwala at umaasa sa Diyos. My dear friends, I think those two are our keys to happiness and joy. We should accept what is happening in our life. Do not try to control what you cannot control. But the quicker that you embrace your situation, the quicker that you will be happy. Amen? Cry if you must. It is part of your healing. Cry, it is not a sign of weakness. Cry, it means that you are real. Amen? Totoo ka. And cry because it is part of your healing. Hindi masama ang umiyak. Ang masama ay yung iyak ka ng iyak. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos at umaasa. That is the second key to our happiness. When we hope in the Lord. Dahil alam mo, yung bukas, mas maliwanag, mas maganda kesa sa kung ano yung ngayon. Let our reasons to smile, to be happy, be more numerous than our reason to cry and be sad.